Isang mabagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid, mga minamahal kong kapatid, mga minamahal ko sa lahat ng bansa. Ang pagbubulay-bulayan natin ngayong araw na ito ay tungkol sa pagiging matatag. So, bago tayo magsimula, ay ipikit natin ang ating mga mata at tayo'y manalangin. Panginoon, aming Ama, nasa langit, patuloy ka nga pong kumilos sa buhay namin at kausapin mo nga po kami, Panginoon, sa amin pong mga ginagawa, Panginoon. At patuloy na yung kalooban mo ang siyang masunod sa buhay namin. Sa sasabihin mo po ngayong araw na ito, Panginoon, ay tumanim po sa aming pusong isipan at maisabuhay po namin ang mga salita na itinuturo mo. Sa iyo na po namin ipinagkakatiwalang buong araw na ito, Panginoon, at malaya ka po kayong kumilos sa buhay namin. In Jesus' name, we pray. Amen. So, yun nga, no, mga kapatid, sa pananampalataya, tayo magsisimula na. So, tatalakay natin ngayon ay tungkol sa magiging matatag. So, basahin po natin ang ating Bible sa Galatia 6 verse 1 to 10. So, huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. So, sabi din sa Bible, no? Huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti, no? Dahil sa paggawa ng mabuti, ay doon natin napapatunayan na talagang may intention tayo na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kasi pag tayo'y gumawa ng mga masama, hindi sa Lord yan. So huwag na natin gawin yung mga alam natin na hindi natin ikakabuti. So magpatuloy tayo. So meron ditong kwento. So babasahan ko kayo ng isang kwento, no? May mag-asawang lumipat ng tirahan. Sa sulok ng bahay ay may napansing halamang puno na ng alikabok ang asawang babae. Inisip niya na maganda siguro ang halaman kapag tumubo na ang mga bagong sanga nito. Kaya inilipat niya ang halaman sa tabi ng bintana. Inalis ang mga tuyong dahon, diniligan at nilagyan ng pataba. So, siguro kayo, no, kapag lumipat kayo sa isang bahay, hindi nyo napapansinin yung mga bagay-bagay na nandun kasi hindi naman sa inyo yan, di ba? Kasi lumipat lang kayo. Pero merong naman iba na pag lumilipat ng tirahan ay may napapansin kakaiba, no? Kasi una-una nilang tinitingnan, parang nagmamatsyag sila kung ano ba yung nasa titirahan nila. So, minsan, ganun, minsan hindi. So, magpatuloy tayo. Lumipas ang ilang linggo, pero wala pa rin siyang makitang bagong sanga sa nakita niyang halaman, no? Sabi niya sa kanyang anak, sa kanyang asawa, nabibigyan niya na lang ito ng isa pang buwan at kung wala pa rin nangyayari, itatapon na niya ito. Sabi niya sa kanyang asawa. So para sa akin, parang yung asawa niya ay tiyagan-tiyaga sa pag-aantay kung talagang tutubo pa yung halaman na nandun na talaga kasi inaantay niya nga lumago pero wala pa rin talagang sanga na natubo. So, hinahayaan niya lang. Siyempre, ikaw ba, ano, pag nagdidilig ka ng halaman, di ba? Siyempre, kailangan mong diligan siya talaga ng diligan para tumubo talaga siya, para magpatuloy yung pagtubo ng isang halaman, kailangan ay may tubig. So patuloy na po natin, no? Pagkatapos ng isang buwan, hindi siya makapaniwala na dalawang sanga ang tumubo dito, di ba? So sa pag-aantay niya, sa pagdidilig niya sa halamang yun, tutubo at tutubo yon. So ito na nga yung resulta, no? Tumubo siya ng dalawang sanga, hindi siya makapaniwala. Buhay pa rin pala ang halamang muntik na niyang itapon. So, napag-isip-isip niya na kung tinapon niya na yun, mamatay yung halaman. So, pero dahil sa hindi niya nga tinapon, nabuhay ito.
Parang tao lang yan eh. Kapag ka nakakadanas ka ng problema, na sobrang problema, na parang hindi mo na kaya, pero may lalapit sa'yo. At yung lalapit sa'yo ang tutulong sa'yo para masolusyonan mo yung problema mo na hindi mo kaya. At yon ay ang Lord. So, nag-iisa lang ang Lord sa buhay natin. So, meron din siyang ginagamit na tao para tulungan tayo, para solusyonan yung ating problema na kinakaharap sa ngayon. So, patuloy na po natin. No? Pinanghihinaan ka ba ng loob pagdating naman sa pagtatag ng iyong pananampalataya? Ikaw lang yung makakasagot niyan, mga kapatid. Kung pinanghihinaan ka ng loob, magtiwala ka lang sa Lord kasi lahat naman ay may solusyon. At kailangan mong patatagin ang pananampalataya mo. Kasi kung panghihinaan ka ng loob at pananampalataya, hindi na sa Lord yan. No? Maaring madalas pa rin uminit ang ulo mo. O kaya naman ay hindi mo pa rin mapigil ang magkalat ng chismis. Di ba? So, alam mo na kung sino yung mga laging chismis, di ba? So, alam mo naman sa sarili mo yun. So, ako, para sa akin, ako minsan nainit din ang ulo ko. Hindi naman kasi natin may iwasan na hindi yung init yung ulo natin minsan, di ba? Kasi sa mga nangyari sa ating buhay, minsan may up and downs, ganun. Meron talagang ganyan. Dumadating sa buhay yung ganun. So, kung may mga bagay-bagay sa buhay mo na nagiging hadlang sa pagtatag ng iyong pananampalataya, magandang sabihin ang mga ito sa isang taong mapagkakatiwalaan. Yun. So, meron ka lang isang tao dapat na pagkatiwalaan para pagsabihan ng mga problema mo. O yung mga na humahadlang sa pagtatag ng pananampalataya mo. At yun ay walang iba kundi ang Diyos. Lord lang ang iyong pagsasabihan tungkol sa mga problema na nararanasan mo. So, kausapin mo yung Diyos through prayer. So, sabihin mo sa Kanya na, Lord, bakit mo ganito yung nararanasan ko? Parang pinanghihinaan ako ng loob sa pagtatag ng pananampalataya ko sa iyo. Magpaturo ko sa Kanya kung bakit ba ganito ang nararanasan mo. So, ganun lang. Hilingin mo sa Kanya na ipanalangin ka at hikayatin kang gawin ang mga bagay na dapat mong gawin para tumatag ang iyong pananampalataya. So, yun, no? So, meron ka rin dapat isang tao na pagkakatiwalaan bukod ang Diyos, no? So, kunyari, ang kinakasama mo, ang asawa mo, o ang nanay at tatay mo, yan. Sila ang dapat mong pagkatiwalaan. Pwede rin yung kaibigan mo na malapit sa iyo. Yung talagang alam mo sa sarili mo na hindi niya ilalabas yung sikreto mo. So, yun. Kapag hinahayaan mo din kumilos ang banal na espiritu sa buhay mo, magiging matatag ang iyong pananampalataya. So, pag may banal na espiritu na suma sa atin at kumikilos sa buhay natin, magiging matatag yung pananampalataya natin. Yung magbi-build up yung fire na nagmumula sa Lord. Yung presence ng Lord ay patuloy na magbi-build up. At yung pananampalataya natin sa Kanya ay patuloy na maglilingas at mag-aalap. So, kailangan natin na i-invite yung banal na espiritu para maranasan natin sa buhay natin yung pagtatag ng pananampalataya natin sa Lord. So, kailangan natin ma-enhance yung ating pananampalataya at mag-build up pa para mas tumatag yung relasyon natin sa Lord. So, meron din dito na sinasabi na kapag tumatatag ang pananampalataya, lumalalim ang relasyon sa Panginoon. Amen. So, yun, no? Mga kapatid, kapag tumatatag ang pananampalataya mo sa Lord, mas lumalalim ang relasyon mo sa Kanya. The more na mas kinakausap mo yung Lord, at mas nagtatapat ka sa Kanya, nagtitiwala ka sa Kanya, mas lumalalim yung relasyon nyo sa isa't isa. So, ganun lang yun.
So hanggang dito na lang mga kapatid yung ating may share sa inyo. At sana may napulot kayong aral o natutunan at mas may pumasok sa buhay nyo at may isang buhay nyo yung mga sinasabi ng Lord sa inyo. So tayong lahat ay manalangin. So dito ko na po tatapusin ito pa, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa itinuro mo sa amin. At patuloy nawa na aming maranasan ang pananampalataya, Panginoon, at ang presence mo. Lord, mas pagtibayin mo nga, Panginoon, at patatagin yung aming pananampalataya at yung aming relasyon sa iyo, Panginoon, at pagtibayin ito. Lord, enlarge our territory at keep us from harm. At ilayo mo nga po kami, Panginoon, sa lahat ng mga sakuna, sakit, in Jesus' name. Lord, kina-cancel out po namin lahat ng mga argumento na binabato sa amin ng kaaway, Panginoon. Sa iyo na po namin ipinagkakatiwala ang aming buhay, Panginoon Diyos. At kiniklaim po namin ito. In Jesus' name. Sa iyo na po namin ipinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. At patuloy ka nga pong mangusap sa buhay namin. At yung banal mong espiritu ang aming maranasan sa pang-araw-araw. Sa iyo ko na po pinagkakatiwala ang lahat. Sa matamis na pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So hanggang dito lang mga kapatid at God bless to all of you.